We're just amazed yan, that in response of God's mercy, na talagang tayong mga tao na nakatanggap ng biyaya niya. Just we just praise Him. Kaya nga po, ano, whenever we lead worship, and kunyari, si Edward, nandito, nakatayo. Tapos ako, minsan di pa po nag-worship lead ako. Whenever the church responds, whenever the church sing, we're so blessed. Talaga pong nabibless yung mga puso namin kasi God is real. Amen? God is real and He is working in our hearts. And indeed, God deserves to be praised. God deserves to be worshipped. And alam niyo po, yun po yung gagawin natin when that day comes. When we all get to heaven, sabi ng isang kanta, what a glorious day it will be. When we all get to heaven, all of us will be amazed. Lahat po tayo mamamangha sa ating Panginoong Jesus. And we will forever worship Him. We will forever glorify Him. That's why we're really blessed na kahit nandito pa tayo sa lupa, alam natin na talagang kumikilos ang Diyos sa puso natin. Because it's really God, ang Diyos po talaga, ang siyang magbabago ng puso natin. Ang Diyos, ang siyang maglalapit sa atin mula sa Kanya. Kung bakit ka nakakaawit ngayong umagang ito, bakit mo natataas ng kamay mo, bakit ka nakakapagpasalamat sa Diyos, itong lahat ay dahil sa pagkilos lamang ng Diyos. Kaya walang ibang karapat dapat purihin, wala pong ibang karapat dapat na maluwalhati sa lugar na ito, kung hindi ang ating Panginoong Jesus lamang. Amen? Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon. Just amazed, nakaka-amaze lang po yung grace ng Panginoon sa ating buhay. Okay, so this morning we will begin our study in Genesis chapter 7 and 8. And the title of our study is The Flood and God's Mercy. The Flood and God's Mercy. Kung meron man sa inyo na ikaw ay lumaki sa Sunday school, di ba? Malamang sa malamang alam mo ang istoryang ito. Ito ay madalas tinuturo ng mga Sunday school teachers. Tinuturo din po ito, naalala ko nung ako ay high school. Tinuro po ito sa amin. Okay. And kami po ay manghang-mangha. Dahil kami ay namangha sa ginawa ni Noah na napakalaking arko. Namangha din kami dahil nagkasya ang mga hayop doon. Okay? Pero nung kinuwento sa amin ang storyang ito, ang tumatak sa isipan namin is yung malaking arko. Ayun, kami ay namangha sa mga hayop. Wow, paano nagkasya yung mga giraffe doon? Ha? Paano nagkasya yung mga hayop doon? But, we are missing the point of this story. Okay. Sige po. Now, alam naman natin that in our church, we are doing a series of study or what we call the expository preaching. We go from a chapter to a chapter and to a chapter. Well, it's good for us to be able to really understand ano ba talaga yung gustong ipahayag ng Panginoon. Kasi po, whenever we read the Bible, we bow down to it. We don't read the Bible for our own good. Na Lord, nalulungkot ako. Diba? Na Lord, ano bang kailangan ko? No, we read the Bible, we bow down to God.
We bow down to what He will tell us. Diba? The Bible or God will never adjust to us. As if, Lord, this Sunday, ito yung need ko. Sana ito yung marinig ko. No. God will never adjust to us, but we should bow down and we are to heed. Tayo po dapat ang magpasakop sa kung anong ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga naman po, madalas kapag nagbabasa ka ng Bible, sometimes it's offending. You'll matatanong mo sa sarili mo, ha? Bakit ganun? Ganun ba talaga ang Diyos? Because God is God. God is God. So let us start our study. Simulan natin ang ating pag-aaral. Balik tayo sa chapter 6. Diniscuss po ni Brother Jom last week is the chapter 5 and 6. And there, he tackles ano bang nangyari sa tao. After Adam and Eve were banished from the Garden of Eden, naalala niyo po yon? Nagkasala si Adan. Nagkasala po si Adan tsaka si Eva. Pinalayas po sila sa Garden of Eden. Alam niyo po, yung pagpapalayas ng Diyos sa kanila mula sa Garden of Eden, it's still God's grace. You know why? Dahil kung magsasama pa rin ang tao at Diyos at nabahira na ng kasalanan ang tao, man will be consumed by God's holiness. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi na kayo dapat nandito, kayo ay umalis na dito. It's still God's grace. Okay. But what happened noong lumayas ang tao sa Garden of Eden? Man is spiritually and physically under God's curse. Ang tao po, napasa ilalim po tayo sa curse ng Panginoon. And nabanggit na yan ni Pastor, ano yung curse niya sa lalaki, ano yung curse niya sa babae, ano ang curse ng Panginoon sa serpent. And we saw that the lifespan of man being shortened. Napahagingan na po yan ni Brother John last week. And ito po, no? Gaano man katagal yung buhay ng mga first generation humans, Adam, 900 plus years, diba? Gaano man katagal yung buhay nila, one thing is constant to them. What's that? They all die. Okay. No matter how long they live, the first generation humans, one theme is constant. They all face death. Pakitignan po yung katabi niyo ngayon. Hindi naman po mukhang patay, di ba? Baka pa naman pumuhay. Okay? So, what happened? Ano po ba ang nangyari sa mga tao? Noong ang tao ay napalayo mula sa Diyos. Ito po. Basahin ko po sa Genesis 6, 5-8. So basahin ko na lang po. Sabi dyan, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. Puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. At sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon at ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga tao. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Kung inyong mapapansin, on the very first chapter, sa mga unang chapter ng Genesis, God created men. God created the animals. God created everything. Ano po yung nababanggit ng Diyos after He created something? Diba? On the first day, God created the heavens and earth. God created the land, the birds. Diba po, lagi niya nababanggit, and it was
good. God created this. And it was good. He was pleased. That is constant in His creation. Whenever God created something, He said that it was good. Ngunit, several hundred years after Adam and Eve walked out of the Garden of Eden, God sees a very different world. Matapos ang pagpapaalis kay Adam and Eve, hundreds of years later, parang iba na ang nakita ng Diyos sa mundo. Anong nangyari? Human sinfulness has made it far from good. Nabanggit dyan, sabi sa verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. If you're a parent right now, will you be sad na makita mo ang anak mo na lumalaki ng may hindi maganda yung asal? Is that sad for a parent? Well, God points out that every inclination and every thoughts, lahat ng nasa isip ng tao, sabi dyan, no? Palaging puro kasamaan na lamang at palaging nasa isip nito. Sinabi po sa Romans 3, verse 10 to 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Well, the book of Romans is written 1,000 years before the flood. And if you notice, it's the same. Ang kalalagayan ng tao, it's still the same. Kung gaano kasama ang tao during this time, ganun pa rin during the time where Paul penned Romans. And the sad reality, it's still the same during our time. If there's constant with us, men, it's that we're all sinners. Sinful. Kaya nga po, bakit napakadaling gumawa ng masama kaysa gumawa ng mabuti? Yan ay dahil we are, by nature, sinners. Sinful. And I wanted to clarify this verse because there's a lot of people na nagmi-misinterpret nito. Sabi dyan, kaya't labis na ikinilungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. So, sa English term niyan, God regret. Okay? So, it's very few times in the scripture that God is said to experience regret. Or it's very few times na naka-experience ang Panginoon ng kalungkutan. Okay. Ang sinasabing ikinalungkot ni Yahweh dito, well, what God experienced here is not a feeling of error. Okay? Huwag niyo po isipin na nagsisi ang Diyos na nilalang niya pa ang tao. Hindi po ganon. Hindi nagkamali ang Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Okay? Don't we ever interpret this verse as if that God made a mistake. There's a lot of people blaming God na, eh, alam naman ng Diyos na magkakasala si Adam and Eve, ba't naglagay pa siya ng yung punong yon? Okay? God is never wrong on what he do. Okay? The word regret here is not God, is not a feeling of error, but a sense of anguish. A sense of agony, pain, or stress.
Ang pagkalungkot ng Diyos ay hindi nagsasabi na siya ay nagkamali sa paglikha ng tao. Bagkus, ang Diyos ay nalungkot dahil napakalayo na ng pamumuhay ng mga tao mula sa buhay na nais ng Diyos para sa Kanya. Yon ang ikinalulungkot ng Diyos. Naalala ko po nung ako'y bata. Yan. Hindi ko alam kung naalala ito ng nanay ko. Hindi ako nagpaalam sa kanya, basta share ko na lang. Okay. Nung ako po'y bata, mahilig ako magsugal. Okay. Apa, mahilig ako magsugal. Kala mo yaman namin eh, no? Okay. Wala na nga kaming pera, tapos nagusugal pa kami. Okay. Mahilig ako magsugal. Tapos, one time, parang nahuli ako ng nanay ko. Talagang, alam niyo yun, yung may sugal kasi na parang jumajackpot ka, yung fruit game, kung alam mo po yun. Maghuhulog ka ng piso, tapos tataya ka, anong prutas yung lalabas, mga ganun. Tapos saktong-sakto, nag-jackpot po ako during that time. As in, jackpot talaga. Tapos ang dami ng mga bariyang nahuhulog. Sarap sa tingin nun, nahuhulog yung mga bariya. Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Tapos, ngiting-ngiti ka, no? Pagtingin ko sa likod, nandun yung nanay ko. Galit na galit po talaga. Tapos may dala siyang pamalo. Hinampas ako mula doon. Tapos, mula sa sugalan hanggang sa bahay namin, hindi siya tumigil ng pagpalo. O, edi ako, bata ka. Takbo ko. Eh, nanay ko, bata pa noon. Eh, siyempre, malakas pa mag-jogging yan. Grabe din yung takbo niya. talaga namang, paghampas sa akin yung lahat, lumalatay. Tapos, hindi ko makalimutan. Pagdating namin sa bahay, nasa bahay ka na. Siyempre, corner ka na. Wala ka nang tatakbuhan. Ganun-ganun ka lang sa nanay mo. Hampas pa rin yung nanay ko. Tapos sabi ng nanay ko sa akin, naiyak na siya. Naiyak na. Eh, siyempre, siguro, ang dami niya nang hinampas sa akin. Siguro naawa na rin sa akin. Joke lang. Naiyak na siya. Tapos sabi ng nanay ko, ikaw naman, alam mo namang ayaw na ayaw kung pinapalo kita. Pero ikaw ang gumagawa ng dahilan kung ba't kita pinapalo. Sugal ka ng sugal, ha? Ganun. Tapos yun, iyak siya ng iyak. Tapos, parang dun ko parang at the very age, very young age, bata ko po noon, siguro mga elementary, parang isa yon sa nakita ko na pagmamahal ng nanay ko sa akin. Na, yes, naintindihan ko na kailangan niya akong disiplinahin. Kasi para rin yun sa ikabubuti ko. Masakit nga lang. Okay. And yun din, dun ko na-experience na masakit din pala para sa mga magulang yon na pinapalo mo yung anak mo. Diba? Pero it's the right thing to do. Okay. Now, ganun din ang nasaksihan ng Diyos. Labis niyang ikinalungkot yung pagrebelde ng tao sa Kanya. Kaya po, sinabi ng Panginoon, sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Okay? Lilipunin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. In Luke 17, verse 26 to 27, sinabi ni Jesus na ang pangyayari sa lalalapit na paghuhukom. Okay, it's Luke, we're in the New Testament. Okay, New Testament, this is the Old Testament. Thousands of years ang pagitan. Sabi ni Jesus during that time, ang pagbabalik o ang second coming, ito ay katulad ng mga panahon ni Noah. Na ang mga tao, they were all eating, they were all drinking, they were all marrying, they're all given in marriage. They were carrying on the events of their life. Yung pamumuhay ng mga tao during the time of Noah, wala silang pakialam sa kanilang ginagawa. Basta ang gusto nila, masaya sila. Wala sa isip nila na darating ang panahon na sila ay huhusgahan ng Diyos. At sinabi ng Panginoong Hesus, ganun din sa muli kong pagbabalik. Church, the Lord is coming back anytime now. Very, very soon. Totoo ba ang sinabi ni Hesus? Totoo. Ano ang sitwasyon ng mga tao ngayon?
Diba? Ang mga tao ngayon, ang pamumuhay nila as if wala nang Diyos na hatol sa kanila. Binubura na nga ng tao ang Diyos sa eksena. Binubura na ng tao na mayroong Diyos. And they wanted, ang gusto na lang nila mamuhay, ng kung anong gusto nilang pamumuhay. That is the same during the time of Noah. Kaya sinabi ng Panginoon, nagpadala siya ng isang matinding baha na tutupok sa lahat ng kanyang nilikha. Tao, lahat ng hayop, at mga ibon. Ngunit sinabi dito, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. God declares His intention to Noah. Sabi diyan, ngunit si Noe, o si Noah, Noah English, Noe Tagalog. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. God points out that Noah is a righteous and a blameless man who walks faithfully with the Creator. Sinabi ng Panginoon kay Noah, dahil sa sitwasyon ng tao, ito ang aking gagawin. He will destroy all the land dwelling life with a great flood. However, hindi niya lahat i-wipe out completely. He will spare or ililigtas niya si Noah at ng kanyang pamilya. At kasama na rito ang mga hayop. So anong makikita natin dito? Nakita nyo ba na nagtanong ang Diyos kay Noah? Nabasa ba natin na, Noah, okay lang ba na magpadala ako ng baha? Ang kukulit na kasi ng mga kasama mong tao eh. Okay lang ba yun sa'yo? Yun po ba yung nabasa nyo? No. God, in His sovereignty, God in His power, God being the Creator, declares His authority. Sinabi niya, Noah, this is what I will do. Hindi siya nagtanong kung okay ba ito, Noah? No. Pero sinabi niya, Noah, ito ang aking gagawin. May karapatan ba ang Diyos? Of course. Siya ang may-ari ng lahat. God is God. He is able to do whatever He pleases. Now, there's a lot of people being offended by this story in the Bible. Because the problem nowadays, tayo ay nagke-create ng Diyos na papabor lang sa atin. Ang problema po kasi natin ngayon, we are believing on a God based on what we feel right, what we think is right, but we do not bow down to the God of the Scriptures, to the God of the Bible. Dito na isipakita ng Diyos kung sino ba talaga ang may-ari ng lahat at kung ano ang kaya niyang gawin. Ngunit makikita rin natin dito, ipinakita rin niya ang kanyang habag sa pagliligtas kay Noah at sa kanyang pamilya. Okay. So this is the context of our study. Anong sinabi ng Diyos sa kanya kay Noah? Gumawa ka ng isang malaking ark. Okay? At, ayan, kung babasahin niyo yung end ng chapter 6, sabi diyan, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos.
Alam niyo po, nung nabasa ko to, I'm really blessed and amazed. Diba? Biruin nyo, during that time, never pang umulan. Okay? And during that time, the dry is so, the land is so dry. Tapos, ang Panginoon, inutusan ni si Noe, gumawa ng malaking arko. Okay? Nagtanong ba si Noe? Sinabi niya ba na, ha, Lord, ang laki-laki niyan. Bakit ganyan gagawin? Iisipin ng mga tao ako'y baliw. Ba? No. Ano makikita niyo dito? God gave Noah the faith to believe. God gave Noah the faith to obey His words. Kasi kung wala ang pananampalataya ni Noah sa Diyos, gagawa ka ba niyan ng barkong yan? Ba? But what we observe here is that it's still God who made this story possible. Kung bakit gumawa si Noah ng ark, kung bakit si Noah ay naligtas sa pamamagitan ng arko, kung bakit na-preserve ang humanity, it's still because of God. And we observe that this chapter ends with a very amazing statement showing God's mercy at ginawa nga ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Now, we begin the beginning of the flood. Makikita natin ito sa chapter 7, verse 1 to 16. So, basahin ko lang po itong nasa screen. Sinabi ni Yahweh kay Noe. So, as we read the verses, pansinin nyo po kung sino ang nagdadirect ng story. Okay? Kung sino nagdadirect ng mga pangyayari. Ha? Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko. At lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares na bawat hayop na malinis, 1 pares naman sa di malinis. So parang pair of animals, male and female. Of course, that's for the purpose of reproduction. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Sinabi ni Yahweh, pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipunin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At sinabi dyan, at ginawa nga ni Noe ang bawat inuutos ni Yahweh. 2 Peter chapter 2 verse 5. Noah is described as the preacher of righteousness. It takes time to build this ark. Diba? Hindi naman Diyos si Noah, si Noe, na para bilisan yung paggawa ng ark. No, it takes years. 60 or 100 years, but it takes years to build this ark. And during those years, Noah is preaching. Sinasabi ni Noah na siguro sinasabi niya, kaya ako gumagawa ng arko dahil ibabaksak ng Diyos ang kanyang parusa sa inyo. Kaya magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. I'm just imagining that scenario. And for what, 100 years? Noah is speaking the same message to those people. Of course, humanly speaking, malamang nag-hire si Noah ng mga tao. Okay. Hindi naman siguro kaya lang ng mga anak ni Noah yung paggawa nito. Of course, they hire people. Okay. And for those years, Noah preached.
what God tells him. But the sad reality here is no one listened. Walang nakinig. That's the very sad reality. So this chapter begins after Noah completed his task. God commands Noah, inutusan ng Panginoon si Noah na pumasok sa arko. Pero hindi lang siya mag-isa. Okay? He's not to go alone. Kasama niya ang kanyang asawa, kanyang tatlong anak, at kanilang tatlong asawa. So yung asawa ng kanilang mga anak. At kasama rin nila yung mga hayop. Okay? So Noah is to bring all the animals that God is sending them. Diyos ang nagsabi, Noah, etong mga hayop ang dadalhin mo. Okay? So they too can be saved. Birds, animals, insect, every kind will be sent to Noah to occupy the ark. Tapos yan, ni-reveal ng Diyos na pagkatapos ng isang linggo or 7 days, ito na ang mangyayari. May darating na baha. Pauulanin ang buong sanlibutan for 40 days and 40 nights. And God shuts Noah and his family and the animals into the ark. And the rain begins. Nagsimula ng umulan. Right? And now, we go to this, the great flood in verses 17 to 24. Sabi dyan, 40 araw na bumaha sa daigdig. See? Sa putol, sino po mga taga-putol dito? 3 araw lang bumaha dyan, bahan agad. Imagine, 40 days bumaha sa atin, ay malamang lubog-lubog na yung mga bahay natin. Okay? So, it rained for 40 days. So sabi dyan, basahin natin, 40 araw na bumaha sa daigdig, lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang ng palutang ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig habang lumubog ang lahat ng matataas na bundok. Grabe. At tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Grabe yung taas ng baha. Okay. So kung mapapansin natin, sa verse 16, sinabi dyan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. At nabuksan din ang bintana ng langit at bumuhos ang ulan. Okay. Sa ganung paraan, tumaas ang tubig sa mundo. Bumukas ang bukal ng lupa at umulan. At gano'ng kataas yung baha? Mataas pa sa bundok. Sa palagay niyo po ba, may makakaligtas dito? Kung marunong ka mang lumangoy, di ba? Sa tingin mo ba kakayanin mo yung ganoong kataas na baha? No. Sinabi po dito, namatay ang bawat may buhay sa lupa. Mga ibon, maamo at mailap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at ang mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos. Maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Okay. The Bible is very clear. Tinupok ng baha lahat ng may buhay na wala sa ark. Just imagine the devastation of the world. If you will just imagine the flood, talagang mind-blowing.
Kaya nga po, nung bata ako, nung kinuwento yung ark sa amin, manghang-manga ako kasi, wow, ang taas ng baha. Paano lumulutang yung ark kong yun? Tapos, hindi sinabi sa akin ng mga teacher ko, may nalulunod pala sa baha. May namamatay pala doon sa baha. Hindi pala yun parang kamanghamangang story. Nakakatakot palang kwento yun. It's a really terrifying story. Correct? Tama po ba? I think this story, hindi ito nalalayo sa ating mga Pilipino. Kasi sa atin, konting ulan, baha. Lalo na pag may bagyo, nagbukas ng dam, baha. Diba? Hindi na malayo sa atin yung senaryo na may natatagpo ang patay after the flood. Diba? So I think we can imagine this story. But come to think of it, yung bahang ito, mataas pa sa pangarap mo. Joke lang. Mataas pa sa pinakamataas na bundok. Ano po ba yung pinakamataas na bundok? Mount Everest. So imagine God exercise His judgment to mankind. Ipinakita ng Diyos ang kanyang paghahari over His creation. This story will declare that He, yes, He is the Creator who created everything out of nothing. And He's also the Creator who can wipe out everything. That's the God of the Bible. That's why it's real. It's really fearful to fall in the hands of the living God. Sobrang nakakatakot po na talagang humarap sa paghuhusga ng Diyos. So after 40 days of rain, the water continues to triumph on the earth. Sabi diyan, nagsimula lang bumaba ang tubig after 150 days. Okay? So, hindi po ibig sabihin na after 150 days, wala lang tubig. Hindi po. Nagsimula pa lang bumaba after 150 days. So, imagine, 150 days ang nakalipas, lubog ang buong sanlilika. Kaya mo bang mag-survive ng 150 days sa dagat? Hindi nga po eh. Diba? Siguro mga 2 days pa lang, patay ka na. Dehydration, ano pa, siguro pagod sa paglangoy. Come to think of it, 150 days. Wala po talaga mabubuhay niyan. Nakita niyo po dito, sa labas ng arko, o sa labas ng arko na kinreate ni Noah, nakita niyo, the judgment of God towards mankind. But inside the ark, ano ang makikita natin? The mercy of God. God exercises power, His judgment, His authority outside the ark where God wiped out everything. But inside the ark, God exercised His mercy, His love, His compassion to Noah and his family. Kaya makikita natin in chapter 8 verse 1 to 19, nagsimula nang bumaba ang baha. Sabi po dito, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Okay? Sabi diyan,
Yes, lumulutang ang arko, pero hindi nalimutan ng Diyos si Noe. Okay, hindi sinabi ng Diyos, oh sige, nandiyan ka na sa barko, bahala ka na dyan. Mag-survive ka na lang dyan. Hindi po ganon. Kaya't pinaihip ng Diyos ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan nga ng 150 na araw ay mababa na ang baha. Yan. Sabi dito, sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat. At patuloy na humupa ang tubig hanggang sa lumitaw na ang mga taluktok o tuktok ng bundok. Okay. Sabi dyan sa verse 1, hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe. Sa English, God remembered Noah and all the animals. May kita natin na nagsimula itong chapter na ito. Genesis chapter 8 opens with quietness. Diba? They're all waiting for the flood to recede. So imagine na scenario na andun na sila, sa arko na sila. Okay, bumabaha na. And this chapter starts with a quietness. Everyone, siguro nagtatanong yung mga anak ni Noah, Noah, kailan ba bababa tong tubig? Of course, Noah doesn't know. Hindi ko alam. Hintayin natin ang Diyos na magpababa ng tubig na ito. Wala tayong kakayahan dito. So the passage na hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noah, that's a very comforting message. Ibig sabihin, so, God remembered Noah, this does not imply that God forgot Noah for a while. Okay? If we will study the word na ginamit for remembered, hindi ibig sabihin na naalala niya ay nalimutan niya. No. Okay? The idea here is that Noah is always in God's sight. Noah is always in God's mind. Kaya nga po, kung tayo man ay dumadaan sa matitinding pagsubok sa ating buhay, na parang naisip mo na nakalimutan na yata ako ng Diyos, parang hindi na kumikilos ang Diyos sa buhay ng aking pamilya, nagkakamali po kayo. Never, never tayong nakalimutan ng Diyos. At alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan, maging ang ating mga pagdadaanan sa buhay, ito ay nakikita ng Diyos at ito'y nasa kanyang isipan. That's a very comforting message. God remembered Noah. Kaya unti-unti niyang pinababa ang tubig. Sabi diyan sa verse 4, the ark rest sa bundok Ararat. So yung bundok Ararat, it's somewhere, sa modern map natin ngayon, it's somewhere in Turkey. Okay? Wala naman pong specific location na binigay, pero it doesn't matter. What matter is that nag-parking yung ark. Okay, at hindi sila patuloy-tuloy na lumutang-lutang. Okay? The flood continued to recede. Unti-unting bumaba yung baha hanggang yun nga sa nakita na yung mga tuktok ng bundok. Just imagine, if you are Noah, at kung ikaw yung asawa ni Noah, ikaw yung anak ni Noah, you've been waiting for 150 days. Diba? Wala kang ibang nakikita kung di puro tubig lang. Okay, of course you'll be, siguro magtatanong ka, kailan kaya kami bababa? Kailan kaya matatapos tong bangang ito? Okay? So makikita natin dito
in verse 15 to 17, ito po yung sabi. Sinabi ng Diyos. Okay? Again, it's still God. Sinabi ng Diyos. Hindi sinabi ni Noe na, oh, parang wala ng tubig. Tara na, labas na tayo. Hindi po ganun. Sinabi dito, sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko. Kasama ng iyong asawa, mga anak, mga manugang, palabasin mo na rin lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, pati ang mga ibon, hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. Bago ang pagkakataon na ito, si Noah tinest niya kung totoo bang wala ng tubig. Okay? So, nagpalipad siya ng kalapati. Okay? Dumating yung time na pagbalik ng kalapati sa kanila, meron ng leaves ng olive tree. So, it signifies na, Lord, bumaba na nga ang tubig. Pero, makikita nyo dito, hindi diniktahan ni Noe ang Diyos. Hindi pinangunahan ni Noe ang Diyos. Bagkus siya ay naghintay sa tamang panahon na sila ay lalabas. Maaring may pinapanalangin ka sa Diyos na maayos. God, I'm praying, kailan ba titino ang asawa ko? Kailan ba titino ang anak ko? Lord, kailan ba aahon ang aming buhay? Huwag po nating pangunahan ang Diyos. Maaring nakikita mo na, ito siguro yung paraan para malutas ang aking problema. Huwag po nating pangunahan ang Diyos. Ating hintayin ang tinig ng Diyos. Na ito na, sige na. Lumabas ka na ng arko. At nang makita ni Noe na tuyo na ang lupa, siya nga po ay nagtiwala pa rin at naghintay sa utos ng Diyos. Naligtas si Noe dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Yung pagsunod ni Noe na gumawa siya ng napakalaking arko, kahit na parang imposible na mangyari yung sinasabi ng Diyos. Pero sumunod lang si Noe sa Diyos. At dahil sa kanyang pagsunod, siya ay naligtas. At alam ni Noe na, Panginoon, ikaw ang nagdala sa amin dito, ikaw din ang maglalabas sa amin. Kaya susunod pa rin ako sa kung kailan mo kami gustong palabasin. So after a full year on the ark of their salvation, the remnants of life begin again. Now, as we end this study, may kita natin God's covenant with Noah in verse 20 to 22. So yun na po, lumabas na sila ng arko. Sinabi dito, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. This is the first recorded altar in the Bible. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. At nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyong ito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko nalilipunin muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Sabihin, hindi niya nalilipunin using flood. Okay?
hindi niya nalilipunin using flood. Alam niyo po ang gagamitin na ng Panginoon? Fire. Okay. So, anong response ni Noah? Pagkalabas nila ng arko, diba? Anong ginawa ni Noah? Tumakbo ba siya na, yes! Nakatapak na ulit kami sa lupa. Anong ginawa ni Noah? Nagawa na ba agad siya ng bahay? Nagtrabaho na ba agad siya? Hindi po. Ang una niyang ginawa, gumawa siya ng altar upang magpasalamat sa Diyos. Upang magpasalamat sa Diyos na sa kanila'y nagligtas. Upang magpasalamat sa Diyos na nagpakita ng kanyang awa na sa kabila na karapat dapat ding parusahan si Noah, nagpakita ng habag ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga po kanina, sorry, medyo na-move talaga ako sa awitan natin kanina. Kasi parang, come on, it's a right response. Sa buhay mo, na dapat tayo ay patapon sa impyerno, sa buhay mo na dating walang pag-asa, ikaw ay alipin ng kasalanan, sa buhay mo na binago ng Diyos, sa buhay mo na iniligtas ng Diyos. That's the right response, church. We offer our life to Him. Offer everything to Him. If you can offer song of praise, do it. If you will raise your hand in response to God's mercy, just do it. If you will use your life to serve Him, do it. Sinabi ng Bible, offer your life as a living sacrifice to God. Because that's the right response to God's salvation. That's the right response to God's mercy and grace. Alam ng Diyos, alam niyo po, alam ng Diyos na magpapatuloy pa rin ang tao mula sa kanilang pagiging masama. Okay. Dahil hindi naman binago ng flood yung katatayuan ng tao. After the flood, the men are still in sinful nature. Alam ng Diyos yun. Okay. But, yun nga no, sinabi niya, hindi ko na muling lilipunin ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. God knows and decide not to respond to human sinfulness in the same way again by this flood. Okay? So, He will not wipe out humanity and animal kind katulad nung ginawa niya sa storyang ito. And it's a good news to us. Okay. Na sa kabila na nagpatuloy ang kasamaan ng tao. 'Di ba? Napapansin niyo wala nang recorded na flood na nangyari. It's because God is faithful. To what? God is faithful to His promises. What He says He will do. Because God is faithful to His words. Ano ang response ng Panginoon sa makasalanang katayuan ng tao? Ito po. Sabi dito, hanggat nariritong buo ang daigdig, tagtanim, tagani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, tag-lamig, ang araw at gabi hindi mapapatid.
after the previous verse na sinabi niya, okay, hindi ko na, nawa, hindi ko na lilipunin yung tao sa pamamagitan ng baha. Sumunod tong verse na to, it's kind of seal to the promise. Dahil sinabi ng verse na to, magpapatuloy ang buhay sa mundong ito. Na kahit gaano man kasama ang tao, I will still make the sun rise. I will still create rains, create seasons. Papatuloy pa rin ang lahat. The cycle will continue. Day will follow night. Umaga, gabi, taglamig, tag-ulan. Ito'y magpapatuloy ayon sa disenyo ng Diyos. This is God's common grace to mankind. Na kahit gaano man kasama ang tao, at alam natin na pasama ng pasama ang tao, God's common grace still seen to us. And how did God respond to human sinfulness? Alam ng Diyos na yung baha, hindi yun ang magbabago ng puso ng tao. Ano ang magbabago ng puso ng tao? Si Jesus. So this story and the flood will serve as a powerful foreshadow of the ministry of Jesus Christ 1,000 years later. This story, alam niyo po, kapag nagbasa kayo ng Bible, the Old Testament, they all points out to the cross. They all look to the Messiah. All the story, the sacrifices, the ceremony na ginagawa ng mga Jews, it all pertains to God's sacrifice on the cross. At anong ginagawa? Sa New Testament, tayo naman po na New Testament saints, we all look back to the cross. So imagine, the Old Testament saints look upon the cross. We look back to the cross. Imagine. So the centrality of the Bible is not us. Hindi po tayong mga tao. So whether you will be offended by God's word, then that's our problem. Kung minsan po naatin kayo ng church na parang, nakaka-offend naman si pastor. It's our problem. God will never adjust to us. We should bow down to God's word. Kaya nga po, even though it's striking, it's offending, we need it. Dahil hindi naman po talaga patungkol sa atin ang Bible. It's all about Jesus. It's all about the gospel. Kaya kung alam natin na ang response ng Diyos mula sa ating makasalanan na katayuan ay kamatayan, ano ang ating pag-asa? Kung alam mo na ito ang ating Diyos, siya ay banal, galit sa kasalanan, handang parusahan ang kasalanan. Now, tayong tao na makasalanan, ano ang ating pag-asa? Ano ang ating kaligtasan? How can any sinful, mortal human be loved by God and find peace with Him? So the answer is the finished works of Christ. God's mercy displayed in the finished works of Jesus Christ. God takes the judgment for sin upon Himself rather than humanity. So sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang pangakong kaligtasan at tuluyang pagwasak sa paghahari ng kasalanan ay ating nakamtan.
The ark may save them. Noah and his family, yes, the ark did preserve humanity, but it did not change them. But the cross will do. So this story will remind us about the marvelous news of God's mercy, grace, and love for His people. We are all recipients of His grace and mercy. And because of what He has done, dahil po sa Kanyang ginawa, tayo ay naligtas. At ang ating makasalanang katayuan mula sa harapan ng Diyos, ito ay nagbago. Bakit ka nakakalapit sa Diyos ngayon? Ito ay dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Ang kanyang katuwiran, ang ating naging katuwiran. Kapalit noon ang ating karumihan, ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya anuman ang meron tayo ngayon, naglilingkod ka sa Diyos, sumasamba ka sa Diyos, may relasyon ka sa Diyos, tingin mo pinagpapala ka ng Diyos, lahat yan ay habag lamang po ng Diyos sa ating buhay. Now, may this story remind us to always look on God's mercy. Go back to the cross. There you will find His love for you. And I pray, church, that this study of us this morning, even though medyo maikli lang siya, may we all be reminded about who God is in our life. May we appreciate what He has done to us. That even though we deserve to be on that flood, drowning, dying, we deserve God's wrath, punishment, but He showed His mercy, His grace, by sending His one and only Son to die on the cross for our sins, to be our hope and our salvation. Let's pray. God, I pray that You move in our hearts. Ang panalangin ko ay Ikaw ang kumilos sa puso ng bawat isa. Dahil gaano man kahaba o kaikli ang aming pakikinig ng Iyong salita, kung hindi Ikaw ang magbubukas at magbabago ng aming puso, ito ay baliwala lamang. Salamat sa iyong biyaya sa aming buhay. Salamat sa iyong pagliligtas, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa na iyong ibinigay ang iyong kaisa-isang anak upang sa amin ay magbigay ng kaligtasan at pag-asa sa aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos na banal. Ikaw ang aming Diyos na mga tarungan at huhusga sa buong mundo. Kaya kami ay mananalig at magtitiwala lamang na sa aming pagharap sa iyong paghuhusga, iyong makikita ang katuwiran ng Panginoong Jesus sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong salita at nawa, Panginoon, iyong napagpala ang iyong iglesia ngayong umagang ito. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po. So, good morning po ulit. So, thank you, Godfrey, for the word. Napapa-encourage po tayo, tsaka na-challenge po tayo dun sa lesson na natutunan natin.
at maging grateful po tayo sa common grace and above all sa special grace na meron tayo bilang mga Kristiyano. So wala naman po masyadong announcement ngayon, wala pong magdiriwang ng mga birthday and any anniversaries. Kung meron po kaming nakalimutan na ilagay rito, most probably hindi pa po nakalagay sa database ng church ang inyong mga birthday. But don't worry po, magkakaroon po tayo ng membership class within this year. And yung mga hindi pa po nakakapa, alam nyo po na hindi pa po kayo